Hello mga bro, mga peeps! Ako nga po pala si Jess Boy and welcome aboard to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay please pa-subscribe naman dyan. Ang video po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano papaandarin ang isang auxiliary generator. Let's start! Hello mga bro, mga peeps. So yan po yung aming auxiliary generator. Ang engine type niya ay water cooled 4-stroke PSL engine at 4 cylinders. Ang engine speed niya ay 1800 RPM or revolution per minute. At ang power speed naman niya ay 157 kilowatt. Ang starting system niya ay electric start at ang kanyang total weight ay 1,855 kilogram. So ang brand po niya ay Yanmar. Yan po yung brand niya. Yanmar po ang brand ng ating auxiliary generator. So yun po yung mga specifications po niya, no? Yung mga important specifications po niya. Umaandar po siya ngayon kasi may operation tayo. Nag-undo tayo ngayon ng semento dito po sa Zamboanga City. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya papaandarin o paano siya i-operate. Unang-unang gagawin ay kunin natin yung meter stick niya na sa lube oil. Ito po siya. Ito po yung meter stick ng lube oil ng ating auxiliary generator. So, kunin natin at tingnan natin kung okay ba yung lube oil niya. So, punasan natin sa stopa at saka ibalik natin doon para malaman talaga natin kung okay ba yung lube oil niya at umabot ba sa kanyang level. So ngayon okay po siya kasi naka-under po siya, no? Dapat dito yung lube oil niya. Pero kung kulang naman yung lube oil niya ay gamitin natin itong hand pump. Ito, ganito po yung paggamit. I-pull nyo po dito. Tapos, i-ganun nyo lang po. Hand pump po ito. Malalaman nyo yan pag ito ay matigas na, no? Matigas na siya pag bumbahin mo. So, ang pangalawa nating gagawin ay punta tayo dito sa kanyang freshwater tank. Ito po yung freshwater tank. I-open po natin itong kanyang takip. Pag ganun po, pa-counterclockwise. And then, kung kulang sa tubig, ay lagyan po natin ng tubig. Ito po yung lagayan ng tubig namin kasi wala po siyang motor na nagdirekta na magkarga ng tubig. At yun po yung fresh water tank. Ang pangatlo natin gagawin ngayon ay i-on natin yung breaker ng ating battery. So ito, naka-on na po siya. At ang pag-on ito is dito at pa-left. Pag ganon. Naka-on na siya ngayon kasi naka-under na po yung ating auxiliary generator. At pag malaman mo itong naka-on na siya ay iilaw ito ng pula. Iilaw po siya ng pula. At ngayon, hindi na siya umiilaw kasi naka-under na po yung ating auxiliary generator. At yung pang-apat naman natin gagawin, ito yung pinaka-importante kasi ito yung nagbibigay ng cooling niya. Si water cooling po niya to. Pag open ito is pa counterclockwise at kung i-close natin ay pa clockwise. So ganun po yung pag-open. So ganun po pag-open. Ikot natin ng counterclockwise. Pag i-close natin is ganun lang. So, pagkatapos ng mga open nun, ay punta tayo dito sa kanyang likod, sa pipings niya kung saan yung dadalo yung si water niya. Itong valve na to, i-open natin to kasi papunta to sa auxiliary. Open to is counterclockwise din. So, ganun. At saka, at dito naman sa ilalim, makikita nyo, naka-open na po siya. So,
sinatanggal na kagad ng pintura at ka re-closes clockwise lang. At dito naman tayo sa kanyang outboard. Open po natin, isang ngipin lang kung open natin. Hindi po natin siya fully open kasi outboard lang po yan. Labas po yung seawater dyan. Naka-on po yung ating motor. Pagkatapos nun, ang lima nating gagawin ay punta lang natin dito sa pag-start niya. Ito pong off, tsaka on, at start na din. Tapos nun, start na. Start. Pagkatapos ng ma-start, ito na po tayo sa throttle. Ito pong throttle niya, pabante lang po niya. Iba yung ano, abante. At ikot natin pabante at kailangan naabot ko ito ng 1,800 RPM. Kasi ito yung maximum RPM. Ito yung RPM gauge. Ito po yung pressure gauge ng lube oil. At ito po yung pressure gauge ng fresh water. Ito po yung sea water. At ito po yung boost air. So yan po yung mga gauges niya. Pagkatapos ng ma-on dito, pupunta tayo dito sa itaas sa panel board kasi nandito yung switch nya. So, dito sa panel board, ito yung switch nya pa auxiliary engine. Naka-point po siya sa auxiliary engine or auxiliary generator. So naka-off yan kanina, tapos pag on, ganun lang to the right. Then dito sa breaker nya, pag on is down and up. So ganun lang po ang pag-on niya at pagkatapos ipang-on itong switch ng hydraulic pump sa forward and up o sa prua at pupa. At ito naman i-on natin itong kanyang bilge ballast pump para sa ating seawater cooling. At ito naman yung dalawa, itong engine room at itong fan. I-on natin itong dalawa kasi yan yung nagbibigay ng hangin dito sa engine room. At ang pag-close naman natin ng ating auxiliary generator pag-off ay dito. I-off natin ito. Ganun. Ganun. Para mapatay yung ating auxiliary generator at saka i-off natin ito. Itong motor ng kanyang seawater at saka itong dalawang blower. Itong dalawa. I-off natin yan. At itong mga breaker ng hydraulic natin at saka natin i-stop. Pag-stop natin ay pababa tayo sa balik tayo sa ating auxiliary generator at saka pa counterclockwise yung throttle niya pa ganun, counterclockwise para bababa yung RPM niya hanggang aabot po siya sa 700 RPM. Ito po yung 700 RPM. 5, 6, 700 RPM. At kung matapos pag-abot ng 700 RPM, hilain natin ito. So, yun, off na yung ating auxiliary generator. Pag ma-off ng auxiliary generator, ay i-close natin ito. Yung breaker ng ganyang battery. Okay, close natin ito pa clockwise itong kanyang cooling sa seawater seawater cooling at saka ito din yung close natin at ito po din yung close natin. So ipang close po natin lahat yung na-open natin. So yan lang po mga bro, mga peeps, yun lang po, no? Madali lang po siyang i-operate at yun lang po, sana ay may nakuha na kayong knowledge at sana ay nag-gets nyo yung pagturo ko sa inyo ngayon. So, thank you so much sa pagsubaybay at pagsama sa akin ngayon. Please subscribe! Bye! Hello mga bro, mga peeps! Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon, lalong-lalo na sa mga aspiring graduating students dyan na marine engineering or kaka-graduate pa lang dyan na gusto nilang mag-inter-island. Please panuorin po ninyo ito kasi isang idea to para sa inyo.
para may knowledge na po kayo kung paano papaandarin yung isang auxiliary generator. So ngayon, magsha-shout out tayo sa mga kabaro natin dyan na sina Emmanuel Madrazo, Raj Ray Iana, Winfred Salaong, Ralph Rui Macanas, Gino Bibo Panoy, Ryan Cesar Zappi, Milmar Bueno, kay Jess Biraya, Archie Mendez, Jeffrey Tayuntong, Harry Reteza, at Batuon Family dyan po sa Labason, Zamboanga del Norte. So yun po mga bro, mga peeps, thank you so much for watching. Always remember this, the ABC, always be careful. God bless and bye.